Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Guys, dito naman tayo sa part 2 nitong ating pagre-review dito kay Honda Click 125i Pearl Sylvestris Gray. So, in this video guys, is itetest ride natin at saka gagawa na din natin to ng first impression. Kaya naman tara, let's go! Yan, palabas na tayo dito sa ating vlogging site guys. So, tingnan natin yung full potential nitong si Honda Click dito sa may kalsada. So, dito sa ating test ride at saka ano guys, sa first impression, hindi ko muna itatop speed tong si Honda Click kasi nandito pa tayo sa point na ano pa siya guys, under braking period pa siya. Ay, hindi ka pwedeng lumagpas sa 100 kph pag nasa braking period ka pa. So in this video guys, takbong pogi lang, no, takbong chillax lang. So nandito tayo guys sa Tagum City. So actually ito si Honda Click guys, napatakbo ko na to ng 700 km. Ayan, padaan muna natin to si Hilux. Napatakbo ko na to ng 700 km. Kaya naman, medyo nakabisado ko na yung handling niya kasi first time natin magka-motor ng Honda Click. So yung unang napansin ko dito sa motor na to guys, no, pagdating sa hatak, well, above expectation ko siya. It's because nagkaroon na din ako ng scooter na 125cc pero hindi ganun kalakas ang hatak, unlike kay Honda Click. And then yung takbo niya na 50 kph guys, hindi siya normal sa 125cc, meaning napakalakas talaga nung kanyang makina. So like, eto guys, ayan, etong tabong 50 kph guys sa ibang scooter na to guys, parang nasa ano na to eh, nasa mga 60 na, pero dito kaya Honda Click is nasa 50 kph pa lang siya. So sa power at saka sa torque, maibubuga siya guys, no? And isa pa, ang nagustuhan ko din dito guys is naka-combi brake na siya. So kahit na isang lever lang yung pipihitin ko itong sa left side, mag-i-engage na yung kanyang both brakes, front and rear brakes, no? So plus points din sa akin yan. So try natin dito sa hindi masyado maano guys. Ayan guys, so napakakapit din ng kanyang braking system pag ginagamit yung combi brake. So hindi yung tipong parang di-slide yung gulong mo pag halimbawa magbe-brake ka, no? Lalo na pag halimbawa sa sudden brake ka guys. Na-try ko tong sudden brake like ganun, smooth pa rin guys kasi nga combi brake yung gamit nitong si Honda Click 125i. So nag-test ride tayo dito sa motor na to guys, pero mini-make sure natin na wala masyadong nakasunod, no? Ayan. So try natin to guys doon sa paahon. Kita niyo yun, yung tulay na yon. Try natin doon. So para makita niyo guys yung kanyang potential sa paahon at saka sa palusong. Lakas ng hatak guys, oh. Kayang-kaya nito mag-overtake. Hindi ka mabibitin nito sa overtaking guys or sa pag-o-overtake kasi napakalakas ng hatak. Sa paahon guys, ayan, ang lakas ng torque. Walang kahirap-hirap. Change lane tayo.
pinaka-relax lang dalhin ni Honda Click, no? Kumpara doon kay GSX, talagang sumasakit yung pet ko doon. Pero ito talagang chillax lang. Ayan guys, nandito tayo sa pinakamahabang tulay dito sa Tagum. Ayan, sa mga viewers natin taga Manila dyan, ito yung lugar ko guys. Ayan, shoutout nga pala Honda Philippines Incorporated. Ayan guys. So, check natin yung ating average fuel consumption. Kung kanina parang 49.1, ngayon is 49.3 siya. Actually guys, nung paglabas ko nito sa casa guys, tumatakbo ko na 200 kilometer pa. Uma-average siya guys, umaabot siya ng 50.2 kilometer per liter itong motor na to. Pero dahil nga palagi kong ginagamit, uma-average na lang ako ng 49. Tsaka depende din kasi yan sa throttle happy ng driver guys. Kung kaskasero ko talaga, mas mabilis siyang kumain na gasolina. Pero kung takbo pogi ka lang, like mga 50, 60, yan, humahataw pa na siya sa 49.5 or 250 pa. So yung kiniklaim ni Honda guys, legit yun, legit. Na-experience ko kasi yun, I myself. Ayan, sa palusong naman guys, walang ka problema. So yung downside ko lang talaga neto guys, no, so, magiging honest ako kasi napatakbo ko na to na 700 kilometers, no. So yung downside ko neto guys, yung hindi ko nagustuhan, ewan ko lang ha, kasi nga bago pa siya eh. Madulas yung gulong niya sa front. Comment down below guys kung na-experience mo din yung na-experience ko. Yung gulong niya sa front is madulas. Alam niyo yon, yung parang ginigilid ka, no? Parang siyang parang ginigilid yung motor mo. Kahit hindi mo naman ginigilid, parang siyang nadudulas. So yun yung experience ko dito sa front wheel niya, kasi nga mas pinalapad na, or dahil siguro hindi pa nabibraking masyado yung gulong niya kaya madulas pa. Pero comment down below sa mga Honda Click version 3 user dyan kung ganun din ba yung gulong ninyo. Kasi usually pag ganun yung instances is ano pa, hindi pa masyado na brake yung motor. Yun lang naman. Pero gagawa natin to ng long term review guys, like 6 months, and iti-check natin. Kasi itong motor na to naman yung palagi kong ginagamit na sa aking daily vlogs, no, pang commute ko. Ayan, hindi ko tayo dito guys. Ayan. So sure ako, abot na ako ng mga 3,000 kilometers nyan, no? So talagang na-breaking po na yung gulong nito. Ayan, dito try natin yung gulong niya guys and yung kanyang average fuel consumption din. Kasi sa ngayon, yung takbo ka lang is yung pinaka malakas kong takbo dito kay Honda Click is ano lang, 70. Yan, dyan lang ako. Kasi yun yung ano eh, yun yung nakalagay sa manual. Sabi sa manual, kung gusto mong tumagal yung performance ng motor na to at ayaw mo magka-problema sa bandang huli, follow mo lang yung method doon sa manual, which is yun na nga, braking period, na huwag mo muna siya paharutin nang ganun ka lakas, no? Or maabot ng 100. So yun yung busina niya guys, tama lang para sa akin. Lakas talaga ng atak niya guys, maski yung power niya, oh. Ayan, try natin dito sa rough road guys. Ayan. Ayan. Doon, may rough road din sa unahan. Try natin doon. So, ito si Honda Click guys. Kayang-kaya makipagsabayan to sa ibang motor. Lalong-lalong na sa overtaking. Nako, talagang masasabi mong legit na talagang number 1 siya sa 125cc category. Dali niya lang din i-maneuver. Ayan. See?
kahit lady rider, kayang-kaya itong imaneho kasi nga napakagaan lang din nito. So, siya po ay may timbang na 112 kilograms. So, ideal din to sa mga lady rider at sa mga nagsisimula pa lang mag-motor. Ayan o. Tsaka, napaka ano na din ang mga features niya guys. Modern na din. Yung hanapin mo sa isang 125cc is nandito na kay Honda Click. Sa headlight, wala akong ibang masabi kundi napakaliwanag. Sa busina, tama lang sa body build niya. Sa seat cushion, napakalambot. Sa long ride, hindi nasasakit yung puwet nyo nito. Tsaka sa kanyang handlebar guys, napakadali lang din i-maneuver kasi nga napakagaan lang. And pagdating naman sa underseat guys, para sa akin sa 125cc, tamang-tama yung underseat storage niya na 18 liters. And pagdating naman guys sa kanyang mga pockets, plus point sa akin kasi meron na siyang charging port. And sa performance guys, 100% okay na okay sa akin, torque and power. And pagdating naman guys sa mga gulong, hindi pa ako fan ng gulong sa front. Well, next time gawa natin yun ng update review sa long term naman. And then pagdating sa side mirror, ganun pa rin, same pa rin ng dati. Wala akong masasabi kundi napaka-astig pa rin naman. Hindi pa rin naman binago, tsaka talagang masasabi mong premium ang pagkakagawa. Sa kulay ng motor na to, para sa akin, naastigan ako kahit anong damit na susuotin ko yun na babagay sa motor na to. Ano pa ba? Sa footboard! Ayan, marami na din ako mailalagay dito sa footboard, guys. No? Marami na din akong mailalagay na pinamili ko. Ayan. And sa dashboard, goods na goods sa akin kasi naka fully digital instrument panel na. At kahit wala siyang kickstart, meron naman siyang voltmeter. Ayan guys. Ayan. So, ano pa ba? Sa ground clearance, so far okay naman sa akin kahit hindi ganun kataas. Hindi naman nasasabit sa mga humps dito sa Tagum. Ayan, sa pag the drive, comfy, comfortable. Tsaka napakadali niya lang ng i-maneuver, napaganda ng handling. So overall guys, sa out of 10 guys, yung rate na maibibigay ko dito kay Honda Click is 9 sa ngayon, no? Kasi nga doon sa gulong lang talaga ako na ano, doon sa bago kasi yung gulong nitong version 3, medyo malapad. So out of 10, 9 yung maibibigay kong score. So yun yung aking first impression. So, sa mga nagbabalak bumili ng motor dyan, kung gusto niyo si Honda Click, I highly recommend this motorcycle for you guys. And syempre guys, no, tatapusin ko na tong video na to. Ayan, abangan niyo yung aking part 3 naman, no? Kung bakit si Honda Click yung napili nating motor sa dinami-dami nating scooter na na-review, kung bakit siya yung napili nating bilhin. Abangan niyo yun sa aking part 3. Kung nagustuhan niyo tong video na to guys, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. And ano yung masasabi nyo guys sa video nito? Comment down below kung na-experience nyo ba yung na-experience ko. And kung nakatulong ba tong video na to para sa pagkukonsider ninyo bilhin na Honda Click sa future ninyo. Ayan. Parang ang gulo no? So yun guys, I hope nakatulong tong video na to. At kung nakatulong to, don't forget to like, subscribe, comment, share, ride safe, and God bless.